Hello, welcome back to my channel mga kabady. Since yung Alto pa natin is walang cigarette lighter outlet, sa video po na ito is tuturuan ko po kayo kung paano mag-install ng cigarette lighter outlet sa ating Suzuki Alto. Let's start! So before po tayo magsimula is bibigyan ko kayo ng pwedeng gamitin natin dun sa loob during installation process ng ating cigarette lighter outlet. So first is itong wire, kasi itong cigarette lighter natin may kasamang wire pero positive terminal lang. Pero dito sa negative is wala. So kailangan natin ng extra wire. Next is electrical tape, cutter blade, tsaka pry tool. Pero kung hindi po sa inyo available itong pry tool na plastic, pwede naman po itong kutsara. Basta sabayan nyo lang po ng basahan. Papakita ko naman sa inyo kung paano gamitin mamaya para hindi magasgas yung panel. Kailangan po talaga natin ng test light para malaman kung nasa tamang terminal tayo, nasa positive ba o sa negative. Pero kung wala kayong test light at pareho lang tayo ng model o pareho na yun ng wiring dun sa loob, eh wala na kayong problema. Kasi titingnan nyo lang yung color ng wire. Susunod po is yung cutter wire. Pili lang po kayo sa dalawa kung saan yung available sa inyo. So for sure ito. Or kung wala talaga ito, is ito na lang yung cutter blade. Pwede naman yan pang putol ng wire. Next is yung screwdriver kasi kailangan natin magtanggal ng stereo. Tapos ito next yung file. Merong malalaki ito, mas maganda yung malaki kasi kukunin natin ang butas na kasukat dito sa ating cigarette lighter outlet. So mas maganda yung malaki na round file kasi magbubutas po tayo. Itong lighter po is para sa heat shrink or para pampainit dito sa ating cutter blade para pagbutas natin is hindi tayo mahirapan doon sa loob. Tapos next is itong heat shrink para i-secure yung mga wiring natin sa terminal ng ating cigarette lighter. Pero kung hindi available, meron naman tayong electrical tape. Pwede na yun. Kaya simulan na natin. Ayan. Para po hindi magasgasan ang ating panel, meron po akong tips sa inyo. At para hindi masira yung mga clip na nakakabit sa ating panel. So first po is tanggalin natin tong glove box. Ang pagtanggal ng glove box is ganyan lang. Tapos press nyo lang po ng ganyan. At dito din sa kabila. Yun, natanggal na. And then, pull up. Oh, yan. So makikita nyo po dito. Yung orange po na clip. Push nyo po yan, tapos sabayan nyo ng pag-pry dun sa panel. Using po yung, sinabi ko, kung wala kayong pry tool na plastic, yung kutsara. So pag-push nyo, sabayan nyo ng pag-pry para matanggal yung panel. So yun, natanggal na natin. Madali na lang siyang kamayin. So. Tapos, pagtanggal din ng ating hazard light connection. So mas maigi po, sa ilalim nyo po siya kunin kasi mahirap po dito, baka masira ang connection ng hazard light. So pag kunin ito, dito lang po sa ilalim, tapos may clip po yan sa baba, tapos hugutin nyo. So papakita ko po sa inyo. So kita po sa inyo, pag kunin nyo po sa ilalim is ito, push nyo lang po, tapos hugutin nyo. Tanggal na po ang ating panel. So susunod is ang pagtanggal ng ating stereo kasi doon tayo magkoconnect. So ang pagtanggal ng stereo is meron itong mga screw, 1, 2, 3, tsaka 4. So, dyan. So, tanggal na po yung mga screw. So, nagtataka kayo kung bakit tatanggalin ko to. Kailangan itong tanggalin para makakuha tayo ng maayos na access para masecure din natin yung top connection sa wire. Hugutin nyo po ng dahan-dahan kasi may wire po yan. So, unang tatanggalin nyo po itong antenna. Antenna. Pull lang po. Pull. Tsaka ito. Push lang po tsaka pull. So, yan. Yun. Nagunot na. So, yan. Pagkatapos nyo pong hugutin, ito makikita nyo yung connection ng ating stereo. Yan, dyan. So, ito, tatanggalin muna natin kasi before sa stereo tayo magtatap ng wire. Tatanggalin natin tong connection na to. Same lang din sa pagtanggal ng ating hazard light na push and pull. So, yan mga kabady, natanggal ko na. So, ito, wala na tong connection. So, set aside muna natin yan. So, makikita nyo yung wire, ito. Yan, dyan tayo magkoconnect. So, kunin po na natin. So, depende na po sa inyo yan kung gano'ng kahaba yung wire na kailangan nyo kasi depende po yan kung saan nyo ilagay. Yung sa akin is nandito. Okay? So, pwede naman. Yung iba, nakikita ko. Dito, sila nagbubutas. Pero yun sa akin, lagayan ko kasi ito ng remote ko sa aking light. So, depende na po sa inyo yan kung saan nyo ilagay. Basta, yung haba ng wire is dapat kaya pumunta kung saan nyo ilagay yung cigarette lighter outlet. So, itetest na natin kung saan tayo kukuha ng 12 volt.
So first is kailangan muna natin. Ah, ito. So makikita nyo, hindi pa ako naka-accessories. So gusto ko, meron akong power sa aking cigarette lighter outlet kapag naka-accessories ako. So first is testingin nyo muna lahat. Baka merong hot wire dyan. Yung hot wire po is laging may 12 volt kahit naka-off yung inyong accessories or ignition. So check muna natin. Oh, ito. So ito yung hot wire. So hindi tayo magkoconnect dyan. Kasi nauubos yung baterya natin pag dyan tayo sa hot wire nagkoconnect. So kukonnect tayo dun sa pag nag-on ang accessories. So yun, yung hot wire. So hindi tayo, remember natin, hindi tayo magkoconnect dyan. So push. Ngayon, on natin yung accessory. So means yan, yun, umilaw na. So check natin kung saan na yung umilaw. So ito yung hot wire, dito yun dyan. So ito, umilaw siya. Kanina hindi kasi wala pang accessories, pero ito umilaw na. So yun ang mga kabady, nahanap na natin yung accessory wire. Okay, so dito tayo magkoconnect. So tanggalin natin to. Tanggalin natin yan, makikita natin kung saan nakatap itong red ko. So dyan po, so makita nyo from bottom is 1-2. Ating hot wire is itong white then with red stripe. So yung ating accessories is itong white. Tsaka may black stripe. Ito po yung accessories natin. So dito tayo magkoconnect. So nakita nyo, nakakonnect na ako dito. Yan. Tapos yung ground, ito po yung problema. Yung ground po, yun po yung mahirap dito sa ating pagtap. Kasi di po natin alam na pure ground lang siya o pwede siyang mag-activate kapag naka-ignition o naka-accessories na. So mas maigi po kapag hindi pa po kayo aware sa mga wire at ang pag-testing, doon nyo lang po i-connect sa bare metal. So maghahanap ako ng bare metal na pwedeng yung i-connect. Eh para po to, yung magkoconnect po kayo sa bare metal kung hindi po yung same ng wiring sa akin. Kung same lang po is dito lang po kayo magkoconnect ng ground kasi pure ground po ito, itong black. Pero yung mga ibang sasakyan, eh merong black pero hindi po ibig sabihin is pure ground na po yan. Pwede po yung maging positive wire kaya yung iba, pag natapos na, pag nila umuusok, yan po yan. Magkoconnect po sa bare metal ang black wire, so means pure ground lang po siya. So careful po tayo dyan sa pag-ground. Mas madali pa yung pagkuha ng positive wire kaysa sa ground kapag dito sa mga wiring sa audio. So hindi ko na po mapapakita sa inyo kung paano magbutas, mga kabady, kasi nakabutas na ako dito. Basta yung pagbutas nyo, yung kukunan nyo po ng sukat is ito, inside po na diameter, outer diameter. Hindi po yung nakakabit ito kasi ito po yung magsisilbing lock pagkapasok nyo nito. Kapasok nyo dyan, yan, yan. Ito po yung lock. Lagyan nyo dun sa likod para mag-lock sya. So before nyo isa uli yung stereo at yung panel, better, i-testing nyo muna. So, yung positive, yung red wire dito. Tapos, yung negative dito. So, connect natin. Makikita nyo, meron akong connector na nabili. Kasi gusto ko yung madali lang ma-disconnect. Pero kung wala kayo, pwede nyo naman ilagay yung wire dito sa negative. Ito. Pasok nyo lang dyan yung wire. Tapos, i-seal nyo ng electrical tape. Okay? Tapos, ito. Eh, pagbili nyo ng cigarette lighter, kasama naman to. Okay lang. So, bago isa uli, testingin muna natin. Yun, naka-connect na. Negative, tapos positive. Try natin on yung accessory. Yun. Tapos, para malaman, is-push natin to. So, kapag mainit na siya, is nag-click yan. Palabas. Means, mainit na. Yun. So, means, yan, paps, mainit na yan. No? Nagpabaga. So, means, effective yung ating ginawa. So, mga kabady, yung pagsauli natin ng mga wirings is dapat kompleto po na masauli nyo lahat, yung lalo na yung mga connections para hindi magka-problema sa stereo. So mas maigi po, pinicturan nyo muna bago tanggalin para pag nalito kayo, is pwede nyo balikan yung picture tapos tingnan nyo kung saan kayo saan yung kulang na hindi nyo na-connect. So na-connect ko na ito, tapos next is ito, itong sa stereo cable, tapos ito. So nasauli ko na po yung stereo, yan po, yung goma, kikita nyo. Yun, salpak po yan dyan para hindi kumakalog-kalog yung inyong stereo pag tanggalin nyo. So next is yung panel. Mamaya nyo muna i-connect yung hazard para hindi mahirap kasi ang pag-connect ng hazard is short lang yung kanyang wire. Mahirap kaya sauli nyo muna to panel. Dapat mag-click po yan, means yan nagla-lock sya. Yun. Tapos double check nyo, hindi sya matanggal. Yan. So connect natin yung hazard wire dito sa baba na lang kasi mas accessible dito. Tapos connect nyo, yun. So kita nyo, mas madali lang kaysa doon sa i-connect nyo muna before nyo ilagay yung panel. So i-click nyo lang, yun, nag-click na. So means to secure. Okay. Kaya gusto ko yung connector para mas madali yung paglagay dito at madali siya i-disconnect. Yun, no? So secure yung connection niya, di ba? Tapos pag nag-disconnect kayo, yun lang. At pag-install din, madali lang kasi so, tapos na kayo sa wiring. So, lagay nyo lang doon. Tapos, connect nyo yung wire kanina na ginawa natin. So,
hindi po dapat dito yung location po. Depende na po yan sa inyo, ha. So, sa akin, isasauli ko na yung labba kasi di na ako dito na magtatrabaho. Doon ako, tatanggalin ko to. So, ang pagtanggal nito is meron po yung screw dito sa baba, isa, tapos pangalawa dito. Pag natanggal nyo, yan. Hilahin nyo lang po. So, meron na tayong access dito sa ating nagayan. So, lagyan na natin. Tapos, ito. So, magsisilbi itong lock para itong screw. Yan. Ito, ilangan ganyan. Yan. So, lock na po siya. So, yung ginawa niyong connections kanina is nandito yun. Diba? Mas madali siyang ikabit kasi connectors yung ginamit nyo. Dito. So, positive. Secure nyo lang. Tapos, dito sa negative. Pwede nyo naman i-directa dito kung wala kayong connectors. Pero yun nga lang, hassle. Kasi sa pag-ikot nyo, sa pag-lock, mahirap siya. So, mas maigi talaga na meron kayong connectors. Kung wala kayong connectors, mahirap siya kasi ngayon pa lang kayo mag-connect dito. So, pahirapan kasi hirap yung position pag secure nyo dito kung wala kayong connector. So, yan po. Tapos na. Sa uli na natin yung panel. So, ngayon, testingin naman natin yung charger ko. Diyan. Kasi na-try na natin yung lighter kanina. Yan, umilaw. So, means engage na siya sa accessories. Yan, umilaw. So, means, meron na siyang kurente. Ito, para to sa aking camera. Dashcam. Ito. So, makita nyo. So, yun. Kita natin yung voltahe. Try natin. Yan, wala. Pag engage ko ganyan, makita nyo yung voltahe. Yan, 12.6 volts. So, di ba, mga kabady. Madali lang po siya i-install pag meron kayong connector. Kung may katanungan po kayo, please comment below and then like, then subscribe din po para sa mga upcoming videos natin para makatulong pa po ako. Salamat po.